Hey yo, what's up mga kuwisina? Dito na naman po ang inyong lingkod, si Basta Hero. Ano lutuin po natin ngayon ay isang tinolang tahong, no mga kuwisi? So, may iba't ibang klase tayo ng paggawa ng tinolang tahong, no mga kuwisi. Merong walang kamatis, meron din namang meron. Tapos yung sili, no? So, ngayon, pagsasamahin natin yung mga wala na ilalagay natin. So, let's start. Nating gagawin ng mga kawisi, maglagay tayo ng cooking oil. Tamang cooking oil lang. Tapos, nasa medium of heat tayo dyan. So, ayan, teka lang. Ayan, nasa medium of heat tayo dyan. Ngayon, ilagay na natin dito yung bawang. Sama mo na rin yung sibuyas. Pwedeng-pwede na yan pagsamahin. Tapos, dito sa luya, maya-maya ng konti yan. Haluin. Medium of heat po tayo dito, mga kawisi, no? Ayan. Siguro mga 1 minute ka maghahalo ng maghahalo, saka natin ilagay yung luya. Tapos, dito na natin ilagay yung kalahati ng luya. Ayan, kalahati lang. Mamaya, ilalagyan ulit natin to sa pangalawang pagkakataon. No? Tapos, siyempre, kamatis na kaagad yan, mga kawisi. So, ngayon, pwede to, pwedeng in-can, pwedeng yung kamatis na natural, pwedeng-pwede yan. Ayan. Tapos, dito na natin kaagad ilagay si tahong. Ayan, napakarami po yan mga kawisi. Kaya kailangan, masyara tayo maghalo-halo dito. Depende na lang kung sa sobrang laki ng talagang kalagyanan yun. Pero mas maganda itong hinahalo dito para yung lasa niya magkakapantay-pantay. Ngayon, dito na tayo pwede mag high of heat. Dahil nga po meron nga tayo maraming itong gagawin natin. Siyempre, ito na yung pagkakataon natin na magmataas ng apoy. Tapos, dito na natin ilalagay yung pinaghugasan ng pinggan, no, mga kawisi. Pinaghugasan, mas marami, mas maganda. Ngayon, kung kunwari, yun lang ang kaya ng inyong ano, pinaghugasan ng bigas, pwede na po tayo magdagdag dito ng sabaw. Ng tubig pala. I'm sorry. Ayan. Then, dito na din natin ilagay yung kaninang natitirang luya. So, bakit ko ginawa yun? Para double impact yung ating
luya naman ako kasi yung alam mo yung smoky smell ng yung smoky effect ng luya dahil ginisa nga natin kanina plus yung ngayong inilaga natin. So parang double impact, double action siya naman ako kasi para wala yung lasa niya talaga. Ayan. At ngayon dito na natin ilalagay si fish sauce, no? So ayan. Patis lang ang ating pantitimbla dyan mga koishi. Siya nga pala, yung mga nabibiling tahong usually sa ibang bansa, mga nakabuka na siya, na-steam na siya ng mga koishi. So, kaya kanina, yung process natin, nakita nyo, hindi natin siya muna pinabuka, hindi muna natin siya pinakuluan bago natin timplahan. So, baka mamaya, mag-isip ko yung iba. So, paalala lang po. Ngayon, hintayin na lang po natin siya na kumulo mga kaoshi at dito na natin ilalagay ang ating sili at spinach. Ngayon, nakikita na po natin kumukulo na, dito na natin ilagay ang tatlong sili. Ngayon, dito na natin ilalagay yung mga tangkay ng spinach. Mauna po muna yan bago yung dahon kasi madali lang maluto yung dahon. So after that, pag na ano na natin, haluin natin siya. Pagkahalo natin, patay na natin yung apoy. Dito na natin ilagay yung mga dahon niya. So that's it. Yan ang ating tinolang tahong. At ayan na nga po siya no mga koshi, ang ating tinolang tahong. Ayan, yung iba hindi naglalagay ng sili, nilagyan po natin. Yung iba hindi naglalagay ng kamatis, nilagyan po natin. Pero mas masarap to kung may dahon pa ng sili no mga koshi. Super powerful ng lasa nun pagka meron siyang dahon ng sili mga koshi. Ayan o. At para sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please don't forget to subscribe, like, and share. At pakipindot na rin ang all notification bell para lagi kayong updated sa aking mga luto. At abangan din ang aking exploring Japan and lifestyle ng mga koshi. So, galgalt na muna tayo mga koshi. Basta hero, cooking is my passion. Babush!